Ngayon po ay pinagdiriwang natin sa linggong ito ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo. Ano kaya ang kaugnayan ng pagdiriwang na ito sa malalang gutom at uhaw sa mundo at sa pagdarahop ng maraming tao, lalo na sa mga bansang mga mahihirap, na may kaugnayan din naman sa mga bansang mayayaman at maalwan ang buhay ng tao? Tayong lahat, mga kapatid, ay kumakain sa araw-araw. Makikita natin ang estado karaniwan ng kalusugan ng tao sa uri ng kanyang pangangatawan. Sa ngayon sa ating bansa, napakaraming kabataang bansot dahil sa kakulangan sa tamang nutrisyon. Mga bata pa lamang sila, stunted na ang kanilang paglaki, bansot ngang matatawag dahil sa kakulangan sa pagkain at sustansya sa katawan na nakaka-apekto siyempre sa kanilang pag-unlad, sa kanilang pag-iisip at kamalayan. Kaya may mga bata sa eskwelahan, dahil walang kinain, wala ring dilingding laman ang kanilang mga utak. Hindi naman sa masasabi natin sila'y mga bobo, kundi kulang lamang sa tamang nutrisyon upang sila'y maging aktibo rin ang brain at sila'y maging produktibong mamamayan sa hinaharap. Makikita rin naman natin sa maaalwan na buhay ng tao kahit sa ang lipunan, Pilipinas man, marami ding mga taong obese dahil sagana siguro sila sa pagkain, kaya nasusunod nila at nagpapasasa pa karaniwan sa mga pagkain, kung kaya nakikita rin sa kanilang katawan na sila'y tumataba, yung iba'y talagang nagiging obese dahil sa uri ng kanilang mga kinakain. Pero naman mga taong very conscious sa kanilang kalusugan at sila'y kinakarir ang pagpapakahealthy sa pagkain, sa ehersisyo at lahat na, kaya makikita mo rin ang glow ng kanilang balat, ng mata, ang kanilang pangangatawan, maganda at maayos. Pero ang totoo mga kapatid, kahit anong ayos natin sa ating katawan, darating din yung araw na bibigay din yan dahil may hangganan. Nagkakasakit din ang ating katawan kahit tayo napakaingat dahil tumatanda din naman tayo. Pero kitang-kita natin kung anong isinisilid natin sa ating mga bibig araw-araw, nakikita yan sa uri ng ating pangangatawan at kung tayo magkakasakit o hindi. Meron din namang mga taong pasaway, bawal na nga, siya pa rin kinakain ang kinakain, kaya pabalik-balik sa ospital. At yan mga kapatid ang larawan, karaniwan ng mga tao, bunga ng kanilang mga kinakain sa araw-araw. Pero tayong mga tao, hindi lang naman talaga tayo katawan. Tayo rin ay kaluluwa. Sapagkat kung katawan lang tayo, ano ang magbibigay buhay sa katawan? Hindi ba ang ating kaluluwa ang nagbibigay ng buhay, ang hininga ng Diyos? At yan ngayon mga kapatid, pumapasok ang isang malaking katotohanan na may kinalaman sa pagdiriwang natin ngayon ng kabanal-banalang dugo ni Kristo. Linggo-linggo nagsisimba kayo, tayo nagsiselebrate at sumasamba dito sa simbahan. At dinami-dami ng tao sa ating parokya, kayo yung masasabi nating mga suki dahil linggo-linggo nandirito kayo. At tayo nakikisa sa banal na pagdiriwang ng misa. Sa inyong palagay, ano ba ang ginagawa sa inyong kaluluwa ng Eucharistia? At bakit tayo balik ng balik dito?
Ano ba talagang napapala natin? May nagagawa ba at may ginagawa ba ito sa ating buhay? Sapagkat sinasabi nga, kung ano ang ating kinakain at ipinakain sa atin, yun din ang magiging sa hinaharap kung magiging ano tayo. Kaya kung kinakain natin palagi ang katawan at dugo ni Kristo, tayo ba'y nagmumukhang Kristo rin? Tayo ba'y nagiging mas mapagmalasakit sa kapwa, mapagpatawad, mapagbigay, matulungin, mas mahinahon at mabait, mapayapa at hindi mapagpatol sa mga bagay na hindi tama sa mga ginagawa ng tao sa atin? Kasi kung may ibinubungang maganda ang Eucharistia, babalik at babalik tayo sa pinagkukunan natin ng lakas. Kung ang pagkain kinakain natin sa araw-araw ay siyang nagbibigay ng lakas sa ating katawan upang tayo ay masustine sa ating mga gampanin sa araw-araw, ano sa palagay niyo ang nagbibigay naman ng lakas sa kaluluwa? Sapagkat ito, mga kapatid, ang karanasan ng simbahan sa dinami-dami ng mga taong namuhay sa pananampalataya, karaniwan ang naging lakas nila, una ay ang salita ng Diyos. Kaya nga yan ang sinasabi sa unang pagbasa. Yung mga Israelita, talagang sila hindi na individual, kundi buong komunidad, buong sambayanan, ipinangako nila na mamumuhay na sila sa pagsunod sa utos ng Diyos, sapagkat sa kanilang alaala at palagay, iyon ang nagbibigay sa kanila ng buhay. Si Yahweh ang kanilang buhay at kaligtasan. At kung itatanong din niya sa atin ngayon, ano nga ba talaga at saan tayo kumukuha at humuhugot ng buhay at kaligtasan? Bagamat tayo may katawang lupa, hindi sapat na nasasatisfy natin ito sa mga pagkain at palamutin na inilalagay natin sa ating mga katawan, dahil mayroong pang mas malalim na hinahangad ang tao. At ito yung pinangamatinding pagkauhaw at pagkagutom na hinahanap ng tao sa mundong ito na mahirap matagpuan, malibang gawin natin ang ginawa ng mga Israelita na sila'y nagpasa ilalim kusa, nakipagtipan sila sa Diyos na sila'y magiging bayan niya at sasamba sila kay Yahweh at wala ng iba. Kaya sa ating panahon, siyempre, meron tayong mga sakramento dahil si Kristo na ang nagtatag ng tipan para sa atin. Ang tipan ito na ito ay pinagbuwisan niya ng kanyang buhay upang maging matatag at tayong mga humarap sa napakaraming pagsubok, sakit, kagutuman, mga problema sa araw-araw ay magkaroon din ng sapat na lakas. Dahil hindi sapat na malakas ang ating katawan, dapat malakas din ang ating kalooban, ang ating karakter, ang ating moralidad at espiritualidad para tayo'y makatawid sa mga hamon ng buhay dito sa ating ginagalawang mga komunidad at bayan. Kaya mga kapatid, dito nagkakaroon ng relevance ang Eucharistia sa buhay natin. Dahil ang turo sa atin ng inang simbahan, dito bumabalong, dito pinabubukal, dito dumadaloy ang lahat ng biyaya na pwedeng gamitin at tanggapin nating mga tao upang tayo magkaroon ng buhay mula sa Diyos. Sapagkat kung totoong tayo hiwalay sa Diyos, wala naman talaga tayong mararating, wala tayong maaabot sa ating buhay. Kaya ngayon ang panawagan ng kapistahang ito at pagdiriwang ay lalong pagyamanin natin ang ating debosyon sa Eucharistia upang tayo hindi masyadong maging makasarili, sapagkat yan ang sakit ng mundo ngayon, yung rabid individualism
yung indifferentism na wala na tayong pakialam sa isa't isa, basta maayos ang ating buhay, masyadong individualistic ang tao, materialistic, kung kaya kakaunti yung taong handang magbigay at tumulong. At kung tulong lang din mga kapatid ang pag-uusapan, kayong mga nagsisimba linggo-linggo, di nyo lang namamalayan, kayo ang nagsusustinay nitong ating sambayan ng Kristiyano. Dahil kung wala naman kayo dito linggo-linggo, paano natin mapapanatili ang mga gawaing pagsamba, ang iba't ibang mga ministeryo ng ating parokya, ang ating social services, linggo-linggo. Kayo ang nagpapamintina at nagpapatakbo ng mga gawaing ito sa ating parokya dahil unti-unti tinutulungan tayo ng Diyos na maging bukas palad, magbigay, tumulong ng kusa na walang hinihintay na kapalit. Kung kaya ito isang palatandaan na tayo ay namimitagan, tayo ay kumikilala sa Diyos na ito, mga kapatid. At tayo nagpapasalamat sa Kanya dahil sa linggong ito, muli tayo at muli tinitipon sa harapan Niya upang pagsaluhan natin ang pagkain at dugo ni Kristo, katawan at dugo ni Kristo na Siyang puno at dulo ng ating buhay espiritual. Dito tayo umuhugot ng lakas upang tayo mamuhay ng matino sa araw-araw. At kung sa palagay nyo ay totoo yan sa inyong buhay, pinagpala tayo. Di ba mga kapatid, maraming mga tao ang nabuhay, napatino, nagkaroon ng conversion, ang iba nga ay mga naging santo. At maalaala ko nga pala, nung nakaraang taon, dinalaw tayo ng relic ni Blessed Carlo Acutis, isang 15 taong gulang na kabataan ng Italia na namatay sa kanser. At isang mabuting balita ang gusto kong ipaabot sa kanya, magiging ganap na siyang isang banal na santo. Sa, I think, ngayong taon, idideklar na siya bilang isang santo. Nandun ang kanyang labi sa Assisi, sa Italia. Kung kayo makapupunta doon balang araw, dalawin ninyo ang kanyang puntod. Buhay na buhay ang kanyang katawan, kitang-kita, parang hindi naaagnas isang kabataan. At bakit ko siya binabanggit? Sapagkat ang batang ito ay malalim na malalim ang debosyon sa Eucharistia. At ang milagrong nagawa, yung pinakahuling milagro, isang kabataan din na babae, dalaga, na aksidente, nagpunta ang kanyang nanay upang magdasal doon sa puntod sa Assisi ni Carlo at himalang gumaling ang batang ito na naaksidente na halos mamatay na. Kaya yun ang naging isang milagro na napatutuhanan na siya ngayon ay magiging ganap ng santo. Kaya hindi malayo mga kapatid na sa pamamagitan ng Eucharistia at ating matinding debosyon dito, balang araw, tayo ay magiging santo rin na katagapamagitan ng mga mahal natin sa buhay dito sa lupa. Maganda kasing meron tayong natatawagan sa langit tulad ni Carlo, bagamat maliliit na S na santo, ang mga tao na ordinaryo, sila pa rin ay mamamagitan sa atin at makatutulong sa ating buhay dito sa lupa. Kaya iniiwan ko sa inyo ang habilin na ito na mabuting balita at kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo. Nawa ay matagpuan natin ang malalim na debosyon at pag-uugnay ng ating buhay sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Wala kasing taong nagiging totoong banal na walang kaugnayan sa banal na Eucharistia. Amen.